ang tobacco industry, especially Virginia, is a multi-billion dollar industry. The Philippines has the second cheapest cigarette retail price. The number one smoking country in Southeast Asia. Isa sa bawat tatlong kabataan ngayon ang gumagamit ng tabako. There are 89,000 tobacco-related deaths a year. They are merchants of death. Napakaliit ng buwis na binabayad nila. Nakakamatay ito, kaya kailangan mataas yung presyo. Kailangan yung tax talagang pamatay din. It will affect the livelihood of the farmers if we tax too much. But you might kill industries, or even the cigarette industry might be burdened too much already. If smoking itself is a surety of death, there would be much more dead people right now. We do not have to quibble with the health issue here. It is there, it costs billions of pesos, which we do not have the money to spend. When you apply so high tax increases, people will find alternative ways to smoke. Mainit ang balitaktakan. Tulad ng inaasahan, madugo ang diskusyon sa Senado kaugnay ng panukalang reforma sa sistema ng pagpapataw ng buwis sa sin products, ang mga alcohol at tobacco products. Ang binubusising panukala na lumusot sa Kongreso ay tinatayang magpapasok ng karagdagang 31 billion pesos sa kaba ng gobyerno taon-taon, 27 billion pesos mula sa industriya ng tabako at 4 billion pesos mula sa industriya ng alcohol. Itong panukalang ito is really a health measure. Secretary Ona really wants universal health coverage, and he has to raise, I think, 80 billion pesos, no, to cover everyone. Excise tax! Ibasura! Kabuhayan! Ipaglaban! Pumapalag ang mga tatamaan ng pagbabago at mas mataas na buwis. Ang pinakamaingay, ang mga tagapagtanggol ng industriya ng tabako. Tobacco may not be the best product in the world, but it has also helped a lot of people. In our area, many are able to send their children to school because of their income as tobacco farmers. More, Congressman, than the health issues that tobacco brings? Yes. I would say it has done more for my province. It has done more good than evil. Sila Union Representative Victor Ortega ang presidente ng Northern Alliance, ang makapangyarihang samahan ng mga mambabatas mula sa Northern Luzon na pro-tabako. The battle in the House was lost, as far as we are concerned. But the war is not over. Pag-umulan ng malakas. Nakipag-usap na raw si Congressman Ortega sa ilang mga senador para ipaliwanag ang sitwasyon sa industriya ng tabako. Masyado raw mabangis ang panukala ni Cavite Representative Joseph Abaya na binasbasa ng Kongreso at sinuportahan ng Malacanang. I am very optimistic that the senators will be more reasonable in the increase. Kahit tinambakan ng tropa ni Abaya ang Northern Alliance sa botohan sa Kongreso, alam niyang dadaan sa butas ng karayom ang sin tax bill bago maging batas. Alam mo, Cheche, kung sino rin ang ang nagtutulong at nagdadala nito sa Senado, at kilala rin po natin yung may objections din po rito. And tingin ko kung pangkaraniwan mambabatas lang ang lalaban dito, baka mahirapan. Bakit po napakalakas ng resistance? Tingin ko dahil maraming pondo ho ang nakasalalay ho dito. You're talking about a billion, probably even a trillion dollar industry. Tingin ko yung nakikinabang sa current struktura ng sin tax sa alcohol at tobacco ay nangihinayang kung mabago ho ito. Sa kasalukuyan, may apat na tax bracket ang sigarilyo.
Nakalista sa tinatawag na Annex D ang excise tax bracket ng bawat brand ng sigarilyo base sa umiiral na presyo ng produkto noong 1996. Low-priced o wala pang 5 pesos kada kaha, 2 pesos and 72 centavos ang excise tax. Medium-priced o 5 pesos pero hindi aabot ng 6.50 kada kaha, 7 pesos and 56 centavos ang excise tax. High-priced o 6.50 pero hindi aabot ng 10 pesos kada kaha, 12 pesos ang excise tax. At premium o 10 pesos at higit pa kada kaha, 28 pesos and 30 centavos ang excise tax. Ang brand na pumasok sa merkado pagkatapos ng 1996 ay swak sa premium priced. Parang nakaukit sa bato ang Annex D kahit tumaas pa ang presyo sa merkado ng mga dating sigarilyo, ang ipapataw na excise tax ay ibabase pa rin sa halaga nito noong 1996. Sa Abaya Bill, mawawala ang Annex D at magiging dalawa na lang ang excise tax bracket ng mga sigarilyo. Ang mga brand na tinitinda ng 11 pesos at 50 centavos kada kaha pababa ay papatawan ng excise tax na 12 pesos sa unang taon at 22 pesos sa susunod na taon. Ang brand na nakakahalaga ng higit 11 pesos and 50 centavos kada kaha ay magbabayad ng 28 pesos and 30 centavos na excise tax sa unang taon at 30 pesos sa susunod na taon. Di tulad ng nakapakong presyo sa Annex D, itataas ng 8% ang excise tax ng lahat ng sin products tuwing dalawang taon mula January 2015 hanggang January 2025. From the industry side, ay magbabayad na ho sila ng tamang buwis. At malaking kawalan ho yun kung may pribileyo kang binubuwisan ka ng 1996 prices na walang indexation to taxation, to inflation. Is being compared on a specific system basis and an ad valorem system basis. 16 na taon nang isinusulong ang reforma sa sin tax, pero laging bigo ang mga promotor ng panukala. Oh, magkano ang nawala sa gobyerno? Ang estimate nila parang 32 billion ang nawawala ang sa nawawala gobyerno. Taon-taon. Yun nung pinaka-minimum. Nasunda ni dating Finance Undersecretary Miluita Guevara ang mga naunsyaming kampanya para ayusin ang sistema ng pagpapataw ng buwis sa sin products. Bakit ito napakahirap mapasa itong sin tax? Ang hirap kasi ang kalaban mo, isang napakalaking lobby group. Nung panahon namin, napaka-powerful ni Ginoong Lucio Tan, di ba? Kasi tumutulong siya sa mga politiko, meron siyang foundation. Kaya, ang problema, hindi nakikita ng tao yung polisiya. Ang nakikita nila, yung mga lobby groups. Ang tycoon na si Lucio Tan ang may-ari ng Fortune Tobacco. May 4 na dekada ng nagahari sa industriya ng tabako sa Pilipinas, ang Fortune. Nakipagsanib puwersa ito noong 2010 sa pinakamalakas na karibal, ang Philip Morris, at nabuo ang monopolya ng Philip Morris Fortune Tobacco Corporation o PMFTC. Hawak ng PMFTC ang 97.15% ng buong merkado ng sigarilyo sa bansa. Isang mas malakas pa na tobacco lobby ang kinatatakutang bunga ng merger. Personal na nakita ni Guevara ang galaw ng tobacco lobby. Naging kalbaryo raw niya ang sin tax. Araw-araw yan sa lower house. So punta ka doon sa umaga. Ano ka na noon? Mumurahin ka doon araw-araw, di ba? Mumurahin? Bakit? Talagang sigaw. Nako, talaga. Sigaw, murat, sinungaling ka, kinoconfuse mo kami. Wala kang pagmamahal sa mga mahirap, ganyan. So, araw-araw yon. Tapos, sa hapon naman, takbo ka sa Senado, di ba? Doon, panibagong mura din doon, di ba?
ganun naman, may PhD ka nga, pero yung PhD mo sa pagsisinungaling, yung mga ganyan. That happened to you? Ay my God, talaga napaka... Ako dapat sumula talaga ako ng libro sa reformang to eh. Biro mo, nalooban yung aking opisina. Isipin mo, pagdating mo, gulong-gulo yung opisina mo dahil ninakaw yung computer mo. Diba? Kasi yung computer ko nakatago pa yung sa mga dyaryo, yung laptop mo. Nawala! Eh, nandun yung ano mo. Lahat ng data mo. Lahat ng data mo, nandun. Tapos, pati mga tao ko, hindi mo na malaman kung sino yung pagkakatiwalaan mo. Kasi, pati tao mo, binibili nila eh, di ba? Hindi mo alam, kausap-usap mo, yung pala, nakakarating na dun sa kabila. Oo. Tapos, yung driver ko nag-resign kasi nga sinusundan kami ng mga kotse. Sabi niya, ma'am, ako, wala kayong asawa, ako, may pamilya ako. Would you do it again? Hindi na siguro. Kasi ano, yung tama na yon. Yung kahit si Jesus, isang beses lang nagkalbaryo. No? Napaka-strong talaga nung lobby groups, kaya pati mga media, nako talaga, sobra. Yung mga kolumnista, banat sa amin, kaliwat ka kanan. Wala kaming kapanalig kung hindi talaga yung mga kolumnista na merong prinsipyo gaya ni Ginang Monsot.